Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating online learning sa Araling Panlipunan 7. Ang video na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin itong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hanga din itong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Ito ang ating inaasahang bunga. Nasusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto, ika-16 at ika-17 siglo, pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya. Sa araw na ito ay inaasahan na matutuhan mo ang mga bansang kanluranin na nagpapaligsahan sa pagpunta sa Timog at Kanlurang Asya, particular ang paksang paggalugad at pagtuklas ng mga bansang kanluranin. At ngayon ay ating tatalakayin ang panahon ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. At ngayon ay ating tuklasin ang paggalugad at pagtuklas ng mga bansang kanluranin. Pinangunahan ng Portugal at Spain ang paghahanap ng rota. Maraming manlalayag na Portugis ang naglakbay, ngunit ang pinakamalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco da Gama sapagkat nalibot niya ang Cape of Good Hope sa dulo ng Afrika na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga islang Indies. Tingnan ang nasa larawan ruta na tinahak ni Vasco da Gama. At ngayon ay ating tingnan ang nasa larawang rota na tinahak ni Vasco da Gama. Noong 1497, dito natin makikita ang rota ng India, at 1499, at dito rin natin makikita kung saan ang rota ng Portugal. Kung noon ay Italy, lalo na ang Venice ang nag-iisang nag-control sa rotang pangkalakalan patungo silangan. Ang pagtuklas ng alternatibong rota na natuklasan ng mga Portugis ang nagbigay ng hamon sa iba pang bansang Europeo na magalugad sa ibang panig ng daigdig. Nariyan ang Spain, Netherlands, France, England, Russia, Germany at Amerika. Nagpaligsahan ang mga ito para tanghaling pinakamakapangyarihan na bansa sa mundo sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga lupain. Nanguna sa mga ito ang Portugues at Spain na naging matindi ang pagpapaligsahan sa paggalugad sa mundo at pagsakop ng mga lupain. Sa matinding pagtutunggalian ng dalawang bansa ay namagitan ang Papa ng Simbahang Katoliko para maiwasan ang paghantong sa digmaan ng paligsahan ng mga ito. Taong 1494 ay nagtalaga ng line of demarcation o hangganan kung saang bahagi ng mundo magagalugad ang dalawang bansa. Ayon sa Tratadong Tordesillas, ang Portugues ay magagalugad sa bandang silangan samantala ang Espanya sa bandang kanluran. Nang maipatupad ang desisyong ito ay nakapaglayag na ang Espanya sa bandang kanluran kung saan marami ng teritoryo sa kontinenteng Amerika ang nasasakop. Ang Portugues naman ay nakuha lang ang Brazil. Ganoon pa man, hinayaan na ng Espanya na manatili sa Portugues ang Brazil habang ang Pilipinas naman ay nasa silangan na nasasakop naman ng Espanya ay manatili naman dito. Ang hindi maiwasan sa digmaan ng Portugues at Espanya ay sa Molucas. Ito ang pinakamimithi na lugar na pinagkukuna ng mga Ricardo sa pamamagitan ng Tratado Saragossa noong 1529 na kuha ng Portugues ang Molucas. Maliban sa Molucas ay nakakuha rin ito ng teritoryo sa India. Ang Portugal ay nakakuha ng maraming piling lugar sa Asya. Noong 1502, nagbalik at nagtatag si Vasco da Gama ng sentro ng Kalakan sa may Kalikat sa India. Noong 1505, ipinadala si Francisco de Almeida bilang unang viceroy sa Silangan. Sa pamumuno ni Alfonso de Albuquerque,
Albuquerque, 1510 nasakop ang Ormuz sa gulpo ng Persia, Iran na ngayon. Dio at Goa sa India, Aden at Red Sea sa Malacca sa Malaya at Molucas sa Ternate, Macau sa China at sa Formosa, Taiwan ngayon. Mga daungan ang pinili sa kopi ng Portugal upang makontrol ang kalakalan noong una ang motibo o paraan lang ay pangkabuhayan o pang-ekonomiya lamang hanggang sa ipinasok ang Kristyanismong Katolisismo sa mga nasasakupan ng Portugal. Sa kalagitnaan ng 16 na siglo, ang Portugal ay may malawak ng sakop sa Asya. Noong 1580, sinakop ng Spain ang Portugal ng 60 taon. Nang makalaya ang Portugal noong 1640, ang kanyang mga kolonya ay nakuha na ng England at France. Maliban sa Espanya at Portugues, nakipagpaligsahan din ang Inglaterra. Sa pamamagitan ng Italianong marinero na si John Cabot, napasa ilalim ng Inglaterra ang Nova Scotia, Canada. Nang matalo ng Inglaterra ang Spanish Armada noong 1588, ibinuhos ng Inglaterra ang kanyang atensyon sa kalakalan. Sa pamamagitan ng East India Company, na itatag ng Inglaterra ang sentro ng kalakalan sa India. Nakapagtatag rin ito ng permanenteng panirahan sa Hilagang Amerika, sinundan ito ng pagsakop ng Ceylon, Malaya at Singapore para na rin ang Australia, New Zealand at mga pulo sa Hilagang Pasipiko. Ang England sa India noong 1600, ginamit ang British East India Company, isang pangkat ng mga ngalakal na Ingles ang pinagkalooban ng pamahalaang Ingles ng kaukulang kapangyarihan upang mangalakal at pamahalaan ang pananakop nito at pangalagaan ang interes nito sa ibayong dagat. Pagdating ng 1612, nabigyan ng permiso ang Ingles para makapagtatag ng pagawaan sa surat. Hindi nagustuhan ng Portugal dahil sila ang naunang nananakop. Pagdating ng 1622, tinulungan ng Ingles ang mga Persian laban sa Portuguese dahil dito nakapagtatag ng sentro ng kalakalan sa kanluran at silangang baybayin ng India. Ang British East India Company ay nakakuha na ng konsesyon pagbibigay ng espesyal sa karapatang pangnegosyo. Sa Madras mula sa Raja ng Chandragiri noong 1668, pinaupahan na ni Haring Charles ang pulo ng Bombay. Ang France naman ay nakakuha rin ng teritoryo sa Quebec, Canada. Nakuha rin ito ang Louisiana sa Amerika at sa Asia noong 18 siglo, nasakop ng Pransiya ang Laos, Cochin China, Cambodia at Annam. Ang mga teritoryong ito ang buong kolonyang French Indochina. At ngayon ay ating aalamin kung ano, kung saan nasasakop o ano ang France. Ang France ay ang pangatlong bansa na gustong masakop ang India. Ang ginawa ng France ay nakipagsabuatan sa pinunong lokal ng Bengal. Ginamit ang French East India Company na naitatag noong 1664. Nakapagtatag ang France ng pamayanang pang-commercial sa Pondicherry, Chandernagore, Mahi at Karikal. Nagtapos ang interes na ito nang nagkaroon ng labanan sa Plassey ng 7 taong digmaan sa pagitan ng England at France. Sa tulong ni Robert Clive, ang nagtatag ng tunay na pundasyon ng Ingles sa India. Ang England ang nagtagumpay laban sa France. Ang England ang nanatiling matatag sa pananakop ng India. Ang Netherlands sa pamamagitan ng Dutch East India Company ay namahala rin sa isang bahagi ng India na pasailalim ng Netherlands ang East Indies Indonesia sa kasalukuyan. At ngayon ay ating tatalakayin ang kanlurang Asya. Sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo sa kanlurang Asya ay hindi pa nagkakainteres ang mga kanluranin dahil ito ay sakop ng mga Turkong o
Roman. Ang nagahari sa panahong ito ay ang relihiyong Islam. Noong 1507, nakuha ang Uman at Muscat ng mga mangangalakal na Portugis, ngunit pinatalsik naman ng mga Arabe noong 1650. Noong 1907, ang Bahrain ay naging protectorate ng Britanya, ngunit hindi rin nagtagal. Pinatalsik ang mga British ng isang general na si Shah Riza Pahlavi ang mga British. Ang Portugal, England at France ang mga bansang kanluranin na nakarating sa India. Sa pag-iral ng prinsipyong pang-ekonomiyang merkantilismo, ang mga bansang kanluranin ay may isang layunin sa pagpunta sa Asya, ang makasakop ng mga lupain. Sa huli, ang England ang nagtagumpay para maisakatuparan ang interes sa likas na yaman at mga hilaw na materyales ng India. Samantalang ang kanlurang Asya ay hindi agad nasakop dahil sa panahong ito, pinaghaharian pa ito ng napakalakas na Imperyong Ottoman at pinagpatibay ng pagkakaisa dahil sa relihiyong Islam na pinalaganap at tinanggap sa relihiyon. Natutuwa ako sapagkat hindi lamang mga rehiyon at bansa sa Asya ang iyong natutunan, bagkus ikaw ay nagkaroon pa ng kamalayan sa mga lugar sa munisipyong iyong kinabibilangan. Ipagpatuloy mo ang pagpapalalim ng iyong kaalaman. Ako nga pala ang inyong guro na si Marigold C. Anhao. Kung may mga katanungan kayo ay pumunta lamang sa https.gaitf.com or tumawag lamang sa aking numero 0905-875-4701. At maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless!